Yo! Kumusta mga kahabi? Magandang gabi at welcome back dito sa aking channel. At ngayong gabi ay isa na namang Wicked Wednesday. Kaya magpapakain na naman tayo ng malupit. So walang iba, sino pa nga ba? E di si Sina. Kasi gutom na siya mga kahabi. Nag-mode siya January 2 at ngayon ay January 12 na. So 10 days after niyang mag-mode. Tingin ko, matigas na talaga yung kanyang fans. So, huwag na natin patagalin to. Ang ihahanda ko para kay Sina ngayong gabi ay walang iba kundi isang sisiu. Yes, okay. So, ano lang po ito? Isa lang tong common na chicken. So, hindi naman to endangered species at hindi naman masamang pakainin ng mga tarantula nito dahil kasama to sa kanilang diet. Ngayon, hindi ko lang alam kung papalagan to ni Sina talaga. Ito ang ano ko. Kasi wala akong ibang maisip ipakain sa kanya, mga kahapi. So, alam nyo naman, yung sitwasyon ko dito, ayaw naman niya kumain ng mga roach at mga super, mga mealworms na i-offer ko sa kanya. Ayaw niya nun. Gusto niya na malaki. So, try nating pabanatan tong sisiu. Okay? Hindi natin patagalin to. Ito na. Bismillah. Mga kahabi, pinakikiramdaman niya kung kaya niya bang sakmalin to o hindi. Pero after ng molting, si Sina ay nasa mga 6 inches na. So I think kaya na niya eh. Dun sa mga against sa live feeding, sorry po. Pwede nyo pong hindi panoorin tong video na to. Pero kasama kasi ito sa nature eh. Binabalik lang natin ang nature dito sa ating terrarium. Sa ating enclosure. So, pasensya nyo na po. Talagang ito lang ang kaya kong ipakain sa kanya ngayon. Guys, kinagat niya sa ulo. Sorry talaga sa mga ayaw ng live feeding. Sorry, pero daling-dali, mga kahabi, daling-dali. Okay. Nag-sink in agad yung venom niya, mga kahabi. Grabe, nag-sink in. Tumahimik na yung sisiu. Sorry po, pasensya talaga yung mga sensya talaga sa mga ayaw ng live feed. Pero pinapakita ko lang sa inyo ang bangis ng isang tarantula.
So sa wild, ganito po talaga sila. Kailangan niyo pong maintindihan na kumakain po sila ng kahit anong kaya nilang sakmalin, nakmain. Ah, mabangis. Dahan-dahan na pong tumitigil yung tibok ng puso nung sisiyo natin. Ang lupit talaga ni Sina. Hindi nagkamali ng pangalan. Warrior na warrior po ito. Ayun na guys. Huling hininga ng sisiw. So ang venom kasi ng mga tarantula guys ay merong neurotoxin. So makakapagtigil to ng brain, magsha-shutdown yung brain at magsha-shutdown na lahat ng parte ng katawan kasama ang puso at lahat ng mga organs. So ganun kalupit ang toxin ng mga tarantula. However, hindi sila potent para sa tao. Para sa mga ibang animals, sa ibang mga creatures, pwede silang mamatay sa venom na to. Pero sa mga tao, hindi. Pero maaring allergic pa rin tayo sa reaction ng venom sa ating dugo. So, hindi talaga ina-advise na i-handle ang mga tarantula. Kasi, maaari po, hindi naman all the time. Pero, merong chances na maaring makagat tayo nito at magkaroon tayo ng allergic reaction sa venom nila. Pero hindi ito nakakamatay sa tao. Hindi gaya ng mga black widow at brown recluse, yon lethal po sa tao yon. Pero sa kagandahan naman, ang tarantula ay hindi ganun kalethal. Pero meron pa ring side effect. So wag niyong i-attempt na laro-laruin lagi yung mga tarantula. So ayun na guys, ito time-lapse ko na lang siguro to. So, i-timelapse natin kung paano niya i-consume itong sisiyo. Medyo matatagalan tayo dito. So, maraming salamat sa panonood ng video na to. Tuloy-tuloy pa rin to. Ta-timelapse natin to guys. Abangan niyo lang. Okay? So, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please like and subscribe my channel. Share niyo sa mga friends niyo. At pasensya na ulit sa mga ayaw ng live feeding, pero pinapakita ko lang sa inyo kung anong kayang gawin ng isang tarantula. Thank you.
Yo, kumusta ulit mga kahabi, mga boss, mga bes, ano nang balita sa inyo dyan? So, update ko na kayo. Ito na, natapos na ang feeding session ni Sina, ang ating agent ni Colata. So, bago ang lahat, bago ko i-update, paki-like and subscribe muna itong aking page. Okay, para tuloy-tuloy lang tayo sa paggawa ng mga video para sa inyo. Alright? So, ito na nga. Ito na, tignan nyo ngayon. Iniwan na niya yung sisiu na buto na lang ang natira at mga at yung pakpak na hindi na niya mapakinabangan. So lahat ng mga juices, lahat ng mga karne na ginawa niyang juices gamit ang kanyang venom, sinipsip na niya lahat. Natapos niya sa loob ng 3 araw. Okay? So tignan niyo naman yung puwet niya ngayon. Bundat na at busog na siya. So, ganyan. Yan na. Let's say mga 2 months na yan, hindi kakain. So, ayun na. Maraming salamat sa mga nanood. At kita ulit tayo sa susunod na video. Pasensya na sa live feeding na to. Pero, wala tayong magagawa. Yan, tayo buhay. Have a good day and God bless.